isang magandang buhay po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. At siyempre po sa ngalan ng aking mga kapatid, na mga paring Paulino at mga brothers at mga temporary professed members po namin at mga seminarista sa amin pong ecclesiastical province ng Pilipinas at Macau, gayon din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, ang atin pong mission partner, kayo po'y aming inaanyayahang makiisa, makimisa, ngayon po'y 23 ng Hunyo taong 2019, o 23 of June. At sa araw pong ito ay isa uling dakilang kapistahan ang ginugunita po natin sa buong simbahang Katoliko. Ang tawag po natin dito ay Solemnity of Corpus Christi, ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Let me explain a little bit. Alam niyo po yung Holy Thursday, yan po ang kapistahan ng huling hapunan kung saan sinimulan ng Panginoon ang banal na Eukaristiya ng alak at tinapay. Pero dito naman po sa kapistahan ng Corpus Christi, ginugunita po natin ang malalim, matibay na pangaral at pananampalataya ng Katoliko na sa pamagitan ng Espiritu Santo na lumililim sa atin pong mga iniaalay sa altar, ang alak at tinapay ay dumadaan sa tinatawag po nating misteryo ng transubstantiation. Yan. Bagamat nananatiling alak at tinapay sa paningin, ito po ay nagiging katawan, tunay na katawan, tunay na dugo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Alam niyo po kasi kung minsan maraming nagdududa dyan, kung napunta kayo sa Europe, meron pong mga lugar na meron silang tinatawag na mga shrines para sa Eucharistic miracle, na kung saan dito sa mga lugar nito, yung ostia na na-consecrate ay talagang nagdugo, tunay na dugo, may blood type pa, no? Okay, so anyway, mamaya po titignan natin yan uli. But we would like to pray and greet para po sa ating mga regular na mga kasambuhay, ang ating pong mga kapatid na may sakit, lalo-lalo na po kayong may mga cancer dyan, ano? We continue to lift up to the Lord yung inyo pong mga kaso, nothing is impossible with God. Amen? Kasi po ang Diyos din naman ang humubog sa inyong katawan, sa sinapupunan ng inyong mga nanay, nothing is impossible with God. No? We also would like to pray for the elderly, the caregivers po ninyo, ang ating pong mga kapulisan at kasundaluhan at mga health workers, mga doktor na nasa mga emergency rooms po, and then ang atin pong libo-libo na mga overseas Filipino workers. We'd like to pray also para po sa ating mga mission mission partners, no? Si Brother Alex Pideris, Dorothy Santos Merck, Annie Adorna, Emily at Dante Reyes at ang kanilang pamilya. Si Joy at si Alex Reyes at ang kanyang pamilya. Si Doktora Jo Adorna Guzman at si Alicia Adorna at ang kanilang pamilya. We are continuously praying sa inyo pong naging nakasama na mayapa na si Juanito Santos. Yan. We also would like to pray for the intentions of the Masigan family, Chowa family, Arrojado family, Villaruz family, family po ni Joey at ni Didith Jacob. O nga pala, itong si Didith ay nagpaalam din po ang kanyang nanay, no? Si Mercedita, no? Mercedes, no? And we'd like to pray for her eternal repose. Si Mariel Diaz, ang kusina po ni Kambal, ni Irma at Delio San Miguel,
si Corazon Ochoa, Rosita Kauyan, mga matagal na po nating mission partner dyan po sa Hong Kong, si Alma Gonzalez, si Catherine Pablo, si Chona, na every now and then nakikita po natin sa South Mall, no? Si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban, at Leilani Palladio Himotea. We'd also like to pray and greet ang atin pong mga naging mga kaibigan sa ating mga pilgrimage, ang Recto Group and family and friends na nakasama po natin sa pilgrimage sa Holy Land noong March 2019, ang Brother Manny at Sister Lulu Recto, ang kanilang buong angkan, at gayon din po si Pearl at Rafi Rodriguez. Gayon din, we'd like to pray and greet for the group of Spelled and Orange Group na nakasama naman po natin na March 2019 dyan din po sa Holy Land, no? And then ang grupo po ng October 2018, ang Yellow Group, na kinabibilangan po ng mga jubilarians na mga pari ng Recoletos. Gayon din po si Father Joy, isa pong Mary Knoll missionary na nakastation ngayon sa Taiwan, ang mga magkakabarkada at relatives ito, no? Si Geraldine Lee, Grace and Jerry Lara, si Attorney Juana San Benaventura, no? And of course, we'd like to pray for Doctora Cora Cabral and Ninyo Molino, Molina and Marites, si Willie at Arlina Onglao, gayon din po si Anton Santos at si Juliet Oraile, ang mag-asawang Benji Datok, si Chrissy, si Highland, si Rose Lee C., Rosebel D. at William D., ang Tantwiko Group ni Dana, Kathleen at Tal, at ang mag-asawang Grace at Nonoy Tan, gayon din po si Iris at Val Rivero, at si Juliet Estolas at si Silbet. Yan. Si, gayon din, we would like to acknowledge ang ilan po sa ating mga kasambuhay na nagpadala po ng kanilang mga sharings. Si Maria Socorro Fuentes, healing prayer for Claro and for all the sick and old and the dying. At sabi niya, eternal rest din po para kay Evelina Heliodoro at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Si Cecil Layug, nais niyang ipanalangin natin ang namayapang si Lani at Manuel. Si Susie Arroyo, yan, sabi niya, we pray to the Lord to please guide all my family and grandchildren, my friends, my granddaughter to heal her sickness, no? Meron daw po siyang bukol sa breast, no? That the Lord may touch this particular illness ng kanya pong granddaughter. And then, of course, para po kay Susie, that the Lord may also heal yung kanya pong hypertension at high blood sugar. Yan, no? Konting alalay din po sa kain, no? Lalo-lalo na sa kanin. Yan ang advocacy ko, no? No rice. Samantalang iba, only rice. Ako po, no rice, no? So, way to help is no rice. Zero rice, no? Si Verna Cruz ay nananalangin din na nawa, sabi niya, magka-baby na raw po sila ng kanyang asawa. Well, of course, no? Only the Lord gives life. Only the Lord can open the womb, sabi nga natin. And nothing is impossible with God, no? Si Damaray Andrei, yan, healing for the daughter, at si Grace Arquero, na nawa gabayan ng kanyang mga anak. Si Grace po ay nandyan sa Daman, sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito naman si Marco Gino, nais niyang ipanalangin ang kanyang father. Hindi ko nalang babanggitin ang pangalan ng father mo, Marco Gino, no?
Pero ito kasi medyo mabigat din ito eh. Kailangan nito ng conversion tulad ni St. Paul. Sabi mo nga, no? Na nawa ay masumpungan ng tatay mo ang kanyang sariling Damascus experience. Amen. Ha? Okay? Si Jenna J. Jumantok. Ayan. That the Lord may take care of yung kanya pong mother, kanyang father, at tatlong kids. Si Petronila Kirapas, yan, nagpapasalamat po na ang kanyang mother ay umabot ng 85th birthday. Wow! Abutin kaya natin yan, Father Resty? Yung 85th birthday? Wow! Oh. Ako ngayon ay 58th birthday. Oh, de 85th naman, no? Si Serene Villa, guidance, protection, peace, holiness para po sa kanya, sa kanyang family, kanyang friends, no? And sabi niya eternal repose para po sa lahat ng kaluluwa and special prayers din naman para po sa kanyang mother naman na si Angela na nagdiriwang ng kanyang 78th birthday. Wow! Puro mga ano to, pinagpala, no? Oh, si prayers din daw po para kay William. Gift of wisdom, guidance, protection, faith, hope, love, and for winning the competition, whatever that is, no? Si William, prayers mula kay Serene Villa. Si Jonah Villarmino, nais niyang ipanalangin po natin ang buong pamilya, lalo na po ang kanyang dalawang anak. Si Cesar Asarcon, si Vicky Bakulanta, happy birthday sa nanay na si Elisa Espino. Ito naman, 80 years old. Wow! Talagang araw ng mga birthdays ngayon na pahabaan. Si Joey Raymond, panalangin po para sa repose ng kanyang father na si Jose Tibubos. And si Marites Bautista de las Alas, kanya, graduate na ang kanyang anak. Yehey! Pero kanya, sana ngayon naman gabayan ng Diyos ang paghahanap ng trabaho at pagharap sa mundo. Amen! Ha? Si Igarashi Maharlika, ba ibang klase ito? Pinagsamang Hapon at talagang Pilipinong Pilipino. Igarashi Maharlika. Kanya nawa, gabayan ng Panginoon ang kanyang trabaho diyan sa Japan kasi meron daw umaharas sa kanya. Alam niyo itong si Igarashi, sabi niya siya daw isang janitor sa isang supermarket diyan sa Japan, no? Sana we meet you one day, ha? And then si Ernesto Bumatay, kanya, I'd like to pray for LJ and Kati. Yan. Wow, may konting love, ano to, love story, no? So, well, the first miracle of Jesus was at the wedding feast of Cana, di ba? So, we'd like to pray for LJ and Kati. Oh? And then, of course, lahat po ng inyong mga pinadala na mga mass intentions, we continue to lift them up sa misa pong ito ng Corpus Christi. Sa atin pong mga pagbasa para sa araw na ito, ang first reading po natin ay maririnig po natin mula sa Genesis chapter 14, verse 18 to 20. Ito po ang kwento ng pari at hari na si Melchizedek. Nasabi po nila, siya daw po ang isa sa mga Old Testament prefiguration ng Panginoong Jesus. Yan, si Melchizedek, pari at hari ng Salem. Kung itatranslate po natin yan, pari at hari ng kapayapaan. Kasi yung Salem, yan po ay Shalom, no? So, anong ginawa ni Melchizedek? Siya'y nag-alay kay Abraham ng bread and wine na siya pong ginagamit natin sa
Eucharistia, di po ba? Yung pala pong bread and wine, yan po ay customary gift na ino-offer mo kapag ang wine-welcome mo ay isang hari. Yan. Si Melchizedek, isang hari at pari, wine-welcome niya si Abraham na sa tingin niya ay isa ding hari, kaya ang kanyang pang-welcome ay bread and wine. Wow! So, when we offer bread and wine to the Father, we are actually recognizing the kingship of the Father. Biro mo yan sa banal na misa, no? Pero syempre, sa atin pong second reading, 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26, sabi po ni Pablo, abay, hindi lang bread and wine ang iniatataas natin sa Ama, kung hindi the bread and wine is the body and blood of His Son, our Lord Jesus Christ. Kita nyo yan. So, paano tatanggihan ng Ama ang alay ng pasasalamat nito sa misa? Eh, napakadakila. Bread and wine, traditional na hain sa hari. At hindi lang yan, ang bread and wine na ito, katawan at dugo ng anak mismo ni God the Father, si Jesus. Kaya po talagang sabi natin, the Eucharist is the highest form of worship and adoration. Di po ba? And then of course, sa atin pong gospel reading, Luke chapter 9, verse 11 to 17, ang kwento po ng multiplication of the bread. Paanong hindi lang tinuruan, binusog, pinakain ng Panginoong Jesus ang mga taong kanyang tinuruan sa pamagitan ng himala ng pagpaparami ng 5 tinapay at 2 isda. And alam niyo po kung nabisita po kayo sa Galilea, sa Tiberias, no? Sa Holy Land, doon po mismo sa simbahan ng paggunita ng miracle of the loaves and the fish, makikita nyo doon yung napakagandang mosaic na 2 isda, tapos yung bato kung saan inilapag ni Jesus ang mga hain, ha? At pagkatapos doon yung namang mosaic din ng mga tinapay. Pero kung bilangin mo yon, 4 lang yung tinapay na nakalagay sa mosaic. At ang paliwanag po ng tour guide, ang 5 tinapay nasa altar, ang Eucharistia. Wow! No? So brothers and sisters, sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, sa araw na ito, ipagbunyi po natin ang presensya ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus na ating patuloy na iniaalay sa Diyos na ating Ama sa bawat banal na misa. Narito na po ang ating Mass for the feast, the solemn feast of Corpus Christi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. Today we celebrate the solemnity of the most holy body and blood of our Lord Jesus Christ. He is truly present in the sacrament of the new and eternal covenant, a living memorial of his redeeming sacrifice. He is the living bread come down from heaven,
who gives life to men and women. And so, brothers and sisters, let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault, therefore I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. In those days, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and being a priest of God Most High, he blessed Abram with these words: Blessed be Abram by God Most High,
the Creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who delivered your foes into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. The word of the Lord. Thanks be to God. You are a priest forever in the line of Melchizedek. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The Lord said to my Lord, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool." You are a priest forever in the line of Melchizedek. The scepter of your power the Lord will stretch forth from Zion. Rule in the midst of your enemies. You are a priest forever in the line of Melchizedek. Yours is princely power in the day of your birth, in holy splendor. Before the day star, like the dew, I have begotten you. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The Lord has sworn, and he will not repent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. You are a priest forever in the line of Melchizedek. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also, the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. The word of the Lord. Thanks be to God. Together, let us recite the sequence. Lo, the angel's food is given to the pilgrim who has striven. See the children's bread from heaven, which on dogs may not be spent. Truth the ancient types fulfilling, Isaac bound, a victim willing. Paschal lamb, its lifeblood spilling, manna to the Father sent. Very bread, good shepherd, tend us. Jesus of your love, befriend us. You refresh us, you defend us. Your eternal goodness send us in the land of life to see. You who all things can and know, who on earth such food bestow, grant us with your saints, though lowest, where the heavenly feast you show, fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured. As the day was drawing to a close, the 12 approached him and said, "Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions. For we are in a deserted place here." He said to them, "Give them some food yourselves." They replied, "Five loaves and two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people." Now the men there numbered about 5,000. Then he said to his disciples, "Have them sit down in groups of about 50. They did so and made them all sit down. Then taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied.
And when the leftover fragments were picked up, they filled 12 wicker baskets. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, unang-una sa lahat, nais kong batiin yung ating mga taga-subaybay, ang ating mga OFWs, mga overseas faith witnesses, lalong-lalo na sa Middle East, no? Sa Saudi Arabia, pati na sa US, sa Canada, at sa iba't iba pang sulok at panig ng mundo. As you know, we are able to reach almost 230 cities and countries worldwide. At sana patuloy pa rin ninyong tangkilikin yung ating programa. Alam yun, immediately after that tragic incident doon sa Sri Lanka, kung saan nagkaroon ng triple bombings doon sa mga simbahan sa Sri Lanka, they were prohibited from celebrating the Holy Eucharist gathering or assembling as a group. So, they made use of the TV masses para lamang may pagpatuloy yung pagdiriwang ng banal na misa. Kaya napakahalaga po itong ating apostolate na ito, hindi lamang para sa mga may sakit, pero yun din para sa mga hindi makakapunta o di kaya yung kanilang lugar na pinagtatrabahuan ay pinagbabawal ang pag-i-express ng ating pananampalataya. 61% of the members of the world's population are not able to express their faith. And 300 million are Christians or Catholics. So one in every six are being persecuted under threat of arrest and as well as human rights violations dahil lamang sa paglalahad ng kanilang pananampalataya. You know, I came across this meme on Facebook. Nakakaaliw. Kasi ito ay isang sulat ng mga magulang para sa kanilang mga anak na mga millennials. Sabi doon, "Dear mga anak, kung kayo ay nahihirapan na maghugas ng plato, alalahanin ninyo na kami din ay nahihirapang maghanap ng mga pagkaing ilalagay sa inyong mga plato. Pero hindi kami nagre-reklamo at hindi kami nagsasabing wait lang. Nagmamahal nanay at tatay." So, mukha ngayon yung wait lang na yan ay talaga naging byword, no? Pati ako minsan, narinig ko na rin yan sa aking mga staff, no? "Father, wait lang." Gusto rin ko rin sumagot na, "O sige, wait rin lang yung iyong sweldo, no? Yung kinsena." Wait lang. Saan ba nang gagaling yung mga salitang yan? There was a survey that was conducted and they found out that our generation now is characterized as an angry, ungrateful, and a sad generation or lonely generation. Sa panahon daw natin ngayon, abay marami ang mainitin ng ulo. O di kaya hindi marunong magpasalamat, mag-appreciate. O di kaya ay madaling mapanghinaan ng loob, nalulungkot. No wonder, lagi nating nababalitaan yung mga napapakamatay of all wide range of AIDS, hindi lang mga kabataan, kundi pati mga middle age at kahit pa man yung mga matatanda na. Marami ang mga masikat na mga celebrities ang nagawa pa rin kitlin ang sariling buhay sa kabila na sila ay pinagpala naman materially. So that is my starting point because the Holy Sacrifice of the Mass is otherwise known as Eucharisticus, which means thanksgiving. Thanksgiving. Si Dr. Scott Hahn, isang prominent Catholic convert, he used to be a Protestant pastor and now a best-selling author and apologist for the Catholic Church, wrote this: "The Eucharist follows the pattern of Christ's offering, which is the pattern of His suffering. It looks to all the world like a wafer and a sip of inexpensive wine. Yet we call it by the most exalted names. We call it
the marriage supper of the Lamb, the eschatological banquet. We call it Jesus, we call it God. Kaya tunay tayong pinagpala. Bagamat wala tayo doon kung saan unang ginawa ng Panginoon yung mga miracles ng multiplication of the loaves, wala tayo doon, hindi tayo nakapag-experience ng ganong klaseng pagbabahaginan ng mga resources, o kahit paman yung mga Israelita nung sila ay nakatanggap ng mana in the desert. But as I've said, we are truly blessed because we have been given this greatest legacy by God. And what is that? The Holy Eucharist, ang banal na misa. Kaya nga, ayon sa Vatican II, the Holy Sacrifice of the Mass is the font and the summit of our Christian life. It is the highest form of worship. Nandun na lahat. In fact, meron pang isang meme na ipinalabas, ipinakita dun sa Facebook, kung saan, dalawang pictures, ang una, yung natural at ordinary Mass, kung ano ang nakikita ninyo, katulad ngayon. May pari na preside, mayroong lector, may commentator, mayroong choir, at nagdiriwang na banal na Eucharistia. At doon sa pangalawang picture, sinabi roon, but this is actually what happens. Kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Hindi lang yung nakikita mo sa iyong mga mata. There are many other invisible things. It is actually the whole mystical body of Christ, the heavens, the triumphant, the suffering, and the militant church all together giving glory to God. Nandiyan pa yung mga cherubims, mga anghel. Nandiyan pa yung mga banal na santo sa langit. Sabay-sabay tayong nagbibigay ng papuri sa Diyos. And this is truly a great gift that we have received from the Lord. That's why we are thankful. Kaya para sa atin mga nagsisimba, araw-araw, o sa inyo, sa ating mga OFWs, na yun na nga lang ang kulang, sana may makaimbento, ano? Na parang tinatawag ng transporter. Nandiyan na lahat, yung liturgy of the word, kulang na lang yung merong magsusubot lalabas na Holy Eucharist, no? Communion dyan sa inyong mga monitor para kayo ay makatanggap ng banal na Eucharistia, ng Holy Communion, ay kumpleto na yung ating pagdiriwang. But we make do with what we have because we value and we appreciate the Holy Sacrifice of the Mass. Sabi nga, ang tinuturo sa ating catechism, the Holy Eucharist, the Mass, is otherwise known as sacrifice, sacrament. Ginugunita natin ang sakripisyo ng Diyos sa Kalbaryo. Hindi dahil muli natin siyang pinapatay, kundi pinalahanan tayo sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin na hindi dapat nating kalimutan. Pangalawa, it is also otherwise known as a presence sacrament. The real presence of Christ that is found in here. In fact, the greatest miracle is happening right before our eyes. The mystery of the transubstantiation of the bread and the wine being transformed into the body and blood of Christ. The presence sacrament. Kaya nararapat lamang na pagtuunan at bibigyan natin ng na tamang mga pagrespeto, pagsuot ng mga tamang pananamit kapag tayo ay nagpa-participate dito sa banal na Eucharistia. Hindi ito isang sideline lamang o di kaya side trip, but this is a main event that we do because it is the real presence of Christ that we experience in this Eucharist. And finally, it is also otherwise known as a meal sacrament. Meal sacrament. Ayon nga dito sa ating Ebanghelyo, one of the possible reasons kung paano napakain ng Panginoon ang great multitude of more than 50,000 or 5,000 who were present was because people
were sharing what they had. After the Lord shared the resources, they also learned to share. And that is exactly what the Mass is. It is a meal fellowship. So ito isang hapagkainan. Tayo ay nagbabahaginan ng ating mga resources, ng ating mga blessings from the Lord. Kaya hindi nagtatapos yan sa loob ng banal na misa. In fact, it should happen the very moment we step outside the church. That after we have partaken of the body and blood of Christ, which is an unmerited gift, we are also able to share this freely, generously with others. Kaya hindi natin kinakalimutan yung mga kapatid nating walang-wala dahil sila ay kabahagi ng bayang pinili ng Diyos. And so truly, as we celebrate today the solemnity of the body and blood of Christ, Corpus Christi, lagi nating tandaan na ito ay biyaya ang pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. This is a spiritual nourishment that we must be able to take advantage of because we feel Jesus' loving presence. And most of all, it prompts us to be generous and compassionate towards others. We will now stand and with firm conviction profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Longing for the food that brings eternal life, let us pray to God the Father, that through his Son Jesus, the bread of life, he may nourish the hunger of his people. Full of confidence, we pray, Father, you gave us the bread of life, hear us. Father, you gave us the bread of life, hear us. That the church, the people of God, may remain faithful to the paschal mystery of Christ, so that the Eucharist may ever become a communion with Christ and with one another, we pray. Father, you gave us the bread of life, hear us. That politicians and civil leaders may constantly seek to be strengthened spiritually by the body of Christ in the Eucharist, and thus continue to labor for those who hunger and thirst for justice, we pray. Father, you gave us the bread of life, hear us. That all of us may not just seek what satisfies our physical hunger and thirst, but above all may long for the food that gives eternal life, the body of Christ, we pray. Father, you gave us the bread of life, hear us. That our Eucharistic meal may inspire in us love that seeks the happiness of others, communion that desires reconciliation and unity, and joy that anticipates the happiness of the heavenly banquet, we pray. Father, you gave us the bread of life, hear us. That those who are experiencing bodily and spiritual pain may be filled with strength and healing through the most holy Eucharist, we pray. Father, you gave us the bread of life, hear us. God our Father, may our worship of the sacrament of the body and blood of your Son help us to experience his salvation and win for us the happiness of your kingdom, where you live and reign forever and ever. Amen. Thank you.
Pray, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery in the sufferings, in the offerings we here present, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with his apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished lamb, the acceptable gift of perfect praise. Nourishing your faithful by this sacred mystery, you make them holy, so that the human race, bounded by one world, may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament, so that, bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out, and without end, we acclaim. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy, remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, and the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ has said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Now let us offer to one another the sign of peace. Behold Jesus our Savior, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart. Detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel,
I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Grant, O Lord, we pray that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Lord God, from the abundance of your mercies, provide for your servants and ensure their safety, so that, strengthened by your blessings, they may all at all times abound in thanksgiving and bless you with an ending exaltation through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Our celebration is ended. Let us go glorifying God in our lives. Thanks be to God. Tayo po'y nagpapasalamat sa atin pong tagapanguna, presider, sa banal na misa ngayon pong kapistahan ng Corpus Christi. At magtutuloy-tuloy na po tayo sa ating katikismo mula po sa encyclical na Laudato Si ng atin pong Santo Papa, si Pope Francis, tungkol po sa ating pangangalaga sa ating tahanan. Dili walang iba kung hindi ang atin pong mundo. Ayan. Sabi po ni Pope Francis, ang concern about the care of creation and of nature ay isang concern na dumaloy mula sa mga Santo Papa, lalo-lalo na po mula sa mga social encyclicals ni Pope John the 23rd, na ngayon ay isang santo na, si Saint Pope Paul the 6th, si Saint John Paul the 2nd, okay? And then si Pope Benedict the 15th.
Pero nung last Sunday, ishinare din po natin mula sa Laudato Si na napakaganda rin po ang mga sinasabi ng ating makapatid na Greek Orthodox o yung tinatawag po natin ng mga Eastern Catholics tungkol po sa care of the earth. Si Patriarch Bartholomew, sabi po niya, there is such a thing as crime against natural world, and it's a sin against God, and it's a sin against humanity, kasi apektado tayo. Ngayon naman po, tutukan natin yung paragraph 10 hanggang doon po sa paragraph 12 ng Laudato Si. At dito po, sabi ni Pope Francis, syempre, ang concern about spirituality and creation ay higit sa lahat inspirasyon po ni Pope Francis, ni Saint Francis of Assisi. Ayan. So si Saint Francis of Assisi ang dahilan po kung bakit tinawag po ni Pope Francis ang kanyang sarili na Pope Francis, no? Nung siya po ay ma-elect na Bishop of Rome at Santo Papa. Now, sa pagtingin po ni Pope Francis, kung titignan daw po natin si Saint Francis, unang-una, napakahalaga po na itong santong ito ay kilala, hindi lamang po ng mga Katoliko, kung hindi, Saint Francis is loved by even the non-Christians. Kilala nila si Saint Francis. At pag sinabi pong Saint Francis, ang palaging connected kay St. Francis ay yung kanyang Canticle of Creation. Yan. Yung Canticle, kaya nga Laudato Si. No? Yung kanyang concern for the poor. Kaya nga po, ang kanyang buhay ay isang friar, mendicant, no? Namamalimos. No? Iniwan niya yung karangyaan ng kanyang tatay. Ang tatay po niya ay isang mangangalakal ng mga tela. Yan, parang may-ari ng Divisoria. Parang gano'n, ano? And then, when we speak of St. Francis, of course, we also remember how St. Francis is a man of peace. Di ba? Yung kanyang channel of peace. Make me a channel of your peace. Pero sabi nga po ni Pope Francis, ang mahalagang tignan dito kay St. Francis ay hindi po hiwa-hiwalay, hindi po separate itong mga bagay na ito. Creation, peace, and the poor. Kung hindi, para po kay St. Francis, ang mga usaping ito ay magkakadugtong, intertwined, kumbaga. No? At yan ang nais ding makita ni Pope Francis, nais niyang ipakita sa atin sa Laudato Si. Ang kalikasan na hindi lang po kalikasan, kung hindi, may connection yan. At sabi nga niya, the concern for nature is justice for the poor. Kung tayo po ay may malasakit para sa kalikasan, meron tayong pagbibigay ng katarungan para sa mahihirap. Kasi sa totoo, marami sa mga mahihirap natin nabubuhay dahil sa kalikasan. Di ba? Yung mga farmers, yung mga fishermen, paano sila nabubuhay? Nakadepende lahat yan sa kalikasan. Kaya, if you love the poor, then you have to care for nature and creation sapagkat diyan dumidepende ng buhay ang mga mahihirap. And then, sabi naman ni Pope Francis din, at kung ang mga mahihirap ay napapangalagaan, then kanya, there is the gift of peace. Interior peace and exterior peace. Kaya po, interrelated eh. No? You cannot talk about peace kapag naghihirap yung mga ibang mga kababayan mo. Kahit na peace, pistok ka ng pistok. Ang dami mahihirap. Siyempre yung mga yan, umaalboruto yan kahit papano. Kahit na pistok ka ng pistok. No? So,
Dapat yung peace at yung poor, may i-relate mo. And then of course, you cannot take care of the poor. Wala silang ikabubuhay. So, dapat you take care of nature. No? So, yun po yung para kay Pope Francis ay napakagandang bagay na matututunan natin mula kay Saint Francis of Assisi. No? That the entire order of the universe is brother-sister. No? Yung nga po ang tawag ni Saint Francis sa lahat ng bagay sa mundo. Brother, son, sister, moon. Yan. Pati yung mga hayop. Brother, sister. No? Brother, fox. Yan. Oh, so, ganyan siya. Eh, no? So, we no longer speak of the language if we cannot speak. If we cannot speak of the language of fraternity and beauty in our relationship with the world, our attitude will be the attitude of masters, consumers, ruthless exploiters. Ganda. Wow, ganda. Sabi po ni Saint Francis ito, kung hindi natin makita na kapatid ko yung halaman na yan, Sister Rose, na kapatid ko rin yung fox na yan, Brother Fox. Yan. Kung ang tingin ko dyan sa mga yan eh, kalaban, I don't have fraternity with the beauty of the world, our attitude becomes like that of masters, abusado, consumers. Sige, kainin lahat yan. Exploiters. Whereas, kung nandoon po yung atin pong fraternity with creation, then we would see everything as something to be cared for. Oh, di ba? Ang ganda nun, ano? At bakit po tayo fraternity? Kasi sabi po ni Saint Francis, lahat ay nagmula sa iisang source, iisang gumawa. Okay? So, alam nyo, ito isang napakagandang point out ni Pope Francis sa paragraph 12 ng Laudato Si. Sabi niya, si Saint Francis daw, palagi niyang binibigyan ng instruction yung kanyang mga friars na pag nag-gardening sila, huwag nilang alisin lahat yung mga dawag. Huwag nilang alisin lahat yung mga wildflowers at mga herbs. Let the wildflowers and the herbs be left untouched. Kanya, sapagkat sa pamamagitan nun, mayroon din pong mga nabubuhay sa pamamagitan ng mga wildflowers and herbs na yan. At totoo po yan. Di ba? Oh, pag may dengue, yung iba nagkakandahirap-hirap sa paghahanap ng, ano ba yan? Tawa-tawa ba yan? Oh, hindi mo pwedeng imasetas yan. Subukan mo imasetas. Ilagay sa lalagyan. Gandahan mo. Pinturahan mo yung lalagyan mo na flower pot. It will not grow. Ang gusto kasi nung tawa-tawa, wild. O isa pa hong hindi pwedeng imasetas. Lemongrass. Ayan, ha? Yung lemongrass. O yung, anong tawag dyan? Ha? Sa lemongrass na yan. Basta lemongrass. Kumuha ka sa probinsya, itanim mo doon sa isang flower pot mo sa garden, hindi po yan dadami. Kasi ang gusto niyan, gumagapang. Gapang. Kaya alam nyo, tama po si Saint Francis, don't cultivate everything. Leave some of nature untouched. Yan. Okay? So anyway, tutuloy po natin itong napaka-interesting na mga sharings na ito ni Pope Francis about creation and ecology. In the meantime, kayo po'y aming inaanyayahan na maging mission partner dito po sa ating Sambuhay TV Mass. Sa paanong paraan? Well, number one, sa ating pong screen, nandyan po ang iba't ibang bank accounts. No? Share us your blessings.
Para sa ganon, patuloy po nating ma-upgrade ang ating technology at may pagtuloy-tuloy po natin itong serbisyong ito para sa inyo, lalo-lalo na para sa mga homebound at mga OFWs. No? Pangalawa, you can be a mission partner by texting us. Nasa screen po ang ating dedicated text number para po sa inyong mga mass intentions at little sharings. And you can also be a mission partner by just telling people about us. No? Sa pamagitan po ng inyong pag-a-advertise, nasa screen po natin ang ating Facebook account, ang ating YouTube account. Ayan. So, sa ngalan po ni Father Resty de la Peña at lahat po ng bumubuo ng St. Paul Audiovisuals, iniiwan naman po namin sa inyo ang panalangin ng aming pong founder, si Blessed James Alberione, to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you. And Jesus, my God, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen.